Dami kita kuya D. We're back guys sa ating BTS Pro Series Season 7 and it's been a while na nagkasama kami ni Kuya D sa cast. Yappy. So sana manood kayo hanggang dulo. And this is our third series, right? Dalawang mabilis ng kanina. Actually, best of two lang yata talaga yung mga laban. Yes, pero mabibilis na 2-0 yung nangyari kanina. Oh. The XR showing off dito sa ating day number one ng tournament natin. Pero tingnan natin. SMG, kanina na 0-2 ng GXR. Na 2-0 ng GXR yung SMG, pati T1. So, surprisingly, yes. Maganda yung simula ng GXR dito sa kanilang campaign sa ating BTS Pro Series Season 7. And ito na ang susunod dating laban, OB Neon, opening match nila, and Team SMG trying to bounce back nga doon sa kanilang 0-2 defeat against GXR sa previous na matchup. So, tignan natin kung ano ba magiging simula ng Neon dito, kasi nakita natin, expect natin T1 na maganda magiging simula nila, but instead we saw a 2-0 beatdown na napabor sa side ng ano rito kanina ng GXR. So tingnan natin kung ano ba ang simula ng Neon, given na medyo mahaba rin naman yung break nila dito sa mga ano, pero naglalaro naman sila ng mga minor tournament, so tingin ko malakas pa rin ang OB Neon dito. Aha, ang nangyari lang naman nawala na si teams na nag-standing nga sa kanila. By the way, for OB Neon, kaka-champion lang nila dun sa Phoenix Pet Invitationals na ginanap recently. But wala si teams ngayon and si Shanks yung naglalaro for OB Neon. Oo, si Shanks yata yung standing nila ngayon eh. Mm-hmm. Yep, I think si Shanks talaga yung player ng Neon Esports eh. Pwede. Ito for Neon. So, good luck for Shanks sa bagong journey na. Actually, look forward ko talaga na makita si Shanks sa magandang team. Kasi dati pa naman, even before na nakikita natin si Shanks sa position 4, nag-step up talaga siya sa mga. So, ito na yung big break ni Shanks na ipakita sa OB Neon. Hindi lang sa OB Neon, kundi na rin sa atin na deserve niya yung spot for this position. Yun. For SMG naman. Ano no? Malakas yung SMG, Kuya D. On papers, no? On papers. On papers. Sama, Moon, Midwan. Pero hindi natin na... Pero hindi ito yung... Parang hindi pa nila nakukuha yung tamang timpla nila. Chemistry. Sa mga previous tournament. Pero ito, tingnan natin kung kahit papano eh... Makikita na natin talaga yung potential ng SMG dito. Pero ang problema kasi, 0-2 na rin yung simula nila eh. Up against GXR. Which is for me, feeling ko dapat isang series yun na i-take ng SMG, kasi hindi naman para sa akin, ha? Hindi naman ganun kalakas dapat yung GXR. O sadyang naging problem yung GXR, di ko alam. Pero tignan natin dito sa ating kanilang second match kung kaya ba nilang bawiin yung momentum. And tignan natin, current pick nila para dito sa side ng Team SMG, meron silang Pangolier and meron din silang Luna Moon, Pangklas na Lion. Pero ang opening pick ng OB Neon dito, going for medyo Broodmother and Hoodwink. Itong dalawang hero na to, medyo mahirap ulihin to kasi pareha silang may pre-fatting magdating sa mga punuan, and they can get a lot of info para sa kanilang team sa mga early laning phase natin and even on the mid-game natin dito. Plus, of course, the pressure na binibigay ng Broodmother once he reach level 6. And tingnan natin kung ano ang kaya gawin ng OB Neon dito. Pero ano bang masasabi mo kung dahil nakikita na natin yung laning phase dito. No? This will be a Brood up against the Luna sa lane. Yes. Well, ano bang masasabi mo sa matchup na yan? Usually, pagka may Broodmother na opening pick, well, wala na silang ibang pinipick kundi yung mga gusto na lang din nila na hero. And I think for SMG, ito na talaga yung gusto nilang i-pick. And Luna, maganda rin naman siya. Meron siya ditong Moon Blades na possibly makapag-clear out sa mabilis ng mga spiderlings dito ng Brood. Kaso ang problema lang dito, ang concern ko lang dito sa lane na to, si Lion, pag tumas yung level ni Broodmother, medyo mahirapan na siya lumapit. So si Luna, ganun din kasi isa naman siyang medyo malambot na carry sa umpisa. So I think for SMG, ang kailangan nilang gawin dito, more on stack some neutral para pagka nakakuha na ng items ito si Luna, mag-transition na agad siya
sa mga neutrals kasi mabilis naman makakuha ng mabilis naman makapag-gear ng neutrals ang isang Luna. Invoker Dark Star, for OB Neo. Oo. Hindi ko masyado nakikita si Yo Pudge mag-invoker, pero syempre isang... In-ractice ko na. In-ractice mo na. Nag-invoker ba ito sa Civil War? Hindi ko alam. Pero invoker lang napili nila rito. Well, tignan natin. OB Neo, no, kung mid sakaling mid lane invoker to, I think may advantage yung SMG dito dahil they are yet to pick yung kanilang magiging mid laner. And more likely, kita na nila rito yung magiging overall composition ng OB Neo. Of course, OB Neo, I think kung titignan to, ang magiging last pick nila dito will just be a carry hero na pwede nilang itapat if ever maging Pangolier position 3 etong side ng team SMG. Pero team SMG going for the Ricky. Okay? Mid Ricky to. Isa sa mga paborito ni Moon yan. And against the invoker, I think medyo maraming way yung Ricky to actually be effective sa laro natin na to. And hindi lang survive. I think he can dominate the lane as well dahil of course melee siya. Mas mataas yung damage niya in terms of last hit and the nice. And dito, he can hinder yung combo ng invoker once he goes for that blink strike into the smoke. Medyo mahirapan yung invoker mag-pull up ng mga combo niya rito. Plus, of course, yung tricks of the trade, alam naman natin, an easy way for Ricky to engage and disengage as well. And looking at the lineup ng OB Neon dito, no, you only have a reliable stun para dito sa side ng OB Neon, which is itong kanilang clockwork lang. And the rest, medyo madaling i-dodge para dito sa side ng Ricky. Even yung acorn shot dito ng nitong hoodwink, kayang-kayang ilagan din ng Ricky. Plus, of course, you need to expend a lot of resources in trying to deal with this Ricky. Especially, di ba, pag sa mid-game natin dito, of course, kailangan mo na maraming sentry para ulihin niya. You also need the sub-appearance, di ba? So, feeling ko, easy Ricky game to para sa side ng SMG, if ever. And, ang pinaka-disadvantage lang siguro ng Ricky dito is pagka na-hookshot siya ng na-hookshot. So, alam naman natin, Ricky, once na siya yung ma-focus o yung ma-target ng kalaban, napakadali niyang patayan. Not unless maging palos nga dito si Ricky, which is, I think, kaya naman ni Moon gawin yun kasi nabanggit mo nga kanina, isa sa mga favorite na hero dito sa mid. Diba? But we'll see, dahil hindi pa naman kompleto yung lineup dito for SMG. Support or offlane yung kulang nila kasi can be a position 5 Lion still. Pwede pa rin siyang mag-position 4 ng Pangolier. Tingnan natin kung ano maging plano ng SMG dito. For OB Neo naman, I think Faceless Void. Do you want Faceless Void in this game, Kuya D? Faceless Void for OB Neo? Pwede, may synergy siya sa mga skills na meron sila. It will be much more easy for Invoker to land yung kanyang mga combo if you have that Chronosphere. Of course, even yung sharpshoot ng Hoodwink dito can easily take down yung mga priority targets, especially kung mahuli yan ng Chronosphere. Pero pagdating sa ating lineup dito, ano mong masasabi mo sa Pangolier up against the potential matchup niya kay Faceless Void pagdating sa laning phase dito? Yun nga lang, magiging problema yung magiging matchup dito na ano. Ng isang, if you're planning na kumuha ng Faceless Void ngayon, OB Neon. Oh, okay, Magnus. So, okay, Magnus. Is... Offlane Magnus, post for Magnus Pangolier. If ever. Medyo annoying siya, kung Faceless Void. Pero, bilang si Scam naman to, may time walk naman siya. Doon magiging hassle lang sa kanya yung lucky shot. Pero hindi naman siya yung position 4 Pango siya eh. Bagay hindi siya mag-stay lane like offlane Pango na laging may lucky shot. So I think okay lang. Nila ito ano masasabi mo sa Magnus? Magnus na offlane. Empower pa rin to I think, no? Pero Ricky yung i-empower niya instead yung kanyang Luna. Though pwede mo pa rin namang empower yung Luna para mas malakas yung damage output niya rito. Pero I think Ricky yung magiging primary priority target ng empower dito. Especially sa mid-game when Ricky will be able to dish out a lot of damage. Siyempre, gabi yung kanyang tricks of the trade. Yung empower, alam naman natin, kumakagat yun doon. So, tignan natin dito. Ang kulang ng SMG dito, mayroon ba silang burst damage? I mean, magic wise. Mayroon silang Lion. Mayroon silang Lion. Okay. Pero, pwede naman. Actually, dami nga even yung Eclipse, pwede rin gamitin dito, di ba?
So, I think decent yung naging lineup dito ng SMG. Necrophos. Ito yung babanggitin ko eh. Faces Void, standard eh. Kumbaga, pwede mo siyang kunin. Expected mo na makuha. Eh, kaso carry, Necrophos, scam na yung carry eh. Di ba? Back to carry ang isang scamber Lou. Si CTM. So, I expect a different kind of angle na carry ni Scam lagi. So, hindi lang nagulat na nag-last pick sila ng Necrophos. Ako sa feeling ko, gusto ko yung lineup dito ng SMG compared dito sa lineup ng Neon Esports. No? Yung Necrophos dito, kailangan niya bumili ng defensive item. Especially kapag sa Ricky, yes, you are tanky, you have a lot of spell to protect you, meron kang ghost dito, di ba? Pero once na madikitan ka ng Ricky, I think it ang lacking dito sa side ng OB Neon will be yung save na tinatawag natin. Wala sila masyadong save sa kanilang lineup dito. So, kung sinong mahuli rito ng lineup ng SMG, especially kung magkakablink dagger yung Neon, follow-up yan. Siyempre, yung RP, yung Rolling Thunder, even yung Smoke, can actually verse down anyone sa side ng OB Neon dito. No? So, in terms of the laning, napakalakas ng lane ng OB Neon. Yun naman yung kailangan nila i-capitalize dito. Oh, may Broodmother, may Necrophos. Talagang alam naman natin na laner yan. Magiging problema lang for me, tingin ko, will be yung Invoker sa mid lane dito. Once na hindi maganda yung magisimula para kay Yo Punches My Idol, eh, medyo magpo-fall siya against dito sa Ricky Maru. And we are now back dito sa ating live, sa ating game number. Magpakilala na natin ang gumagamit for vote teams dito. And wala ba tayo dyan? Clean feed to, no? Hindi ako nagkakap. I'm not sure. Pero shoutout muna sa lahat na nanonood. Adelaide dito, okay. Shoutout sa lahat na nanonood sa atin dito sa ating coverage. You're watching the BTS Pro Series Season 7. Hindi na siya yung mabibigat na tournament, pero at least, di ba, meron pa rin tayong naku-cover ng mga ganito klaseng tournament na possibly dito natin makita dahil syempre fanatic ka sa lalito. Pero mag-aga magkakakita rito. Tingnan natin kung mapapapatay sila. Cold snap, shockwave to slow them. Delikado rito. Itong si Roji, pero I think Roji will be able to walk away. And that is Neon flexing for heroes dun sa mid lane engage yun. Pero first blood will not be secured by any team sito, pero delikado. Etong si Shanxi, and makuhuli siya rito. And this could be the first blood going in favor of Team SMG. Is still moving under gunfire. Will be able to secure the first blood. And Apu will secure that. Ideally, dapat kay mid one yun. Yeah. I think. Pero nakakuha ni, nakakuha ni Apu. Pero okay lang, di ba? Maaga makakuha ng boots si Apu if ever na kailangan-kailangan niya dahil Broodmother nga yung katapat. And either way, all goods pa lang din naman. Pero much better sana if sa carry para maaga magkaroon ng, let's say, late ban. Okay, KP? Grabe, no, all-star talaga yung lineup ng SMG. Si Apu, bakit? Nakakamiss makita si Apu, tapos si KP dito. Apo, KP, mid one. Kung tutusin, kung dating pagdatingan lang sa players lang, di ba? Ilan yung TI player sa SMG, eh, di ba? Apat na TI player. Hindi lang basta TI player. KP, second placer yan ng the international while playing under the newbie. Mid one, alam naman natin, nag-run deep din yan. Si Moon, naglaro rin sa Mineski. Alam natin, naglaro sa TI itong mga to. Apo, alam mo namang naglaro yan ng LFY, di ba? And RNG. So, in papers, di ko alam. Ang lakas ng SMG. Pero, hindi sila nagpe-perform dun sa expected level nila rito. Pero tignan natin, malay mo, bagong tournament, bagong buhay. Yeah, tsaka that goes to show na hindi siya basta individual skills eh, yung meta natin ngayon, di ba? Talagang kailangan ng teamwork na yun nga yung meron at specialty ng OB Neon, di ba? Yung synergy nila, yung teamwork nila, as we all know, matagal na magkakasama itong mga to. Well, may mga bagong players, pero hindi naman na, I think hindi naman na ganun kahirap mag-adjust eh. Dahil ilan lang naman yung lagi nilang ilan lang naman yung napalitan. True. Pero eto, tignan natin. Januel, medyo nakikipagbalog-bugan. Mid lane natin, this is Moon up against you. Pudge is my idol. And 6-3 at the moment para sa Ricky. And Invoker is just 4-1. And alam naman natin, malakas talaga yung damage. And malulugi sa lasitan itong Invoker talaga kasi
Lalo na Wex. Ano siya eh? Range hero siya eh. And Wex, exhort yung, ay hindi, quest Wex siya. So may expect na mahina yung damage siya. Pero may makakapag-sustain siya sa lane because of the extra added regen. And of course, makakatulong din siyempre yung attack speed niya rito. Pero ang pagiging problema niya will be yung damage output niya dito sa early laning phase natin. Of course, ayan. Ricky, Mili, with Quelling Blade, expect mo na talagang, ay, walang Quelling Blade yung Ricky. Ay, meron ba? Wala. Of course, meron yan dapat. Pango yung nakikita natin eh. Mm-hmm. Yun, meron. Oo naman. Lahat naman ng core na Mili usually nag, ano yun. Oo. Laking bagay kasi yan. Parang nakasanayan mo talaga eh. Parang kulang eh. Kulang yung buhay mo. wala kang, ano ito? Pero Luna, so far 10-2 up against the Broodmother na even lang sila ng CS dito. So, mamaya pa mag-up yung pressure from the side of Neon dito once na mag-level 6 yung Broodmother. He can actually go towards the jungle. Hindi ka makapag-stack ng maayos, especially dito sa upper their jungle. Dahil anytime, pwedeng mag-rotate dyan yung Broodmother. And with the help of the Spiderlings, kaya niyang clear yung camp na yan. Marating na natin. They're trying to go. Here comes the play. Here comes the ping. They want the acorn shot dito, mid one up against Shanks. Delikado rito si Shanks, pero makamamamatay pa rito. Here comes the magic stick being pop, pero they are turning this around and medyo ina-underestimate dito ng Neon yung damage meron yung SMG. So that will be the second kill for the side of SMG, and that will be etong si Enryu going down. So kanyang Broodmother, and this will delay yung impact ng Broodmother, yung mga ganitong petty deaths, dahil alam naman natin na heavily reliant yung Broodmother sa pagle-level 6 niya kaagad dito. Yappy. At saka ano eh, at saka sorry guys, mag-share muna tayo ng live stream. Yo. Yeah, but anyway, nice meet you, share yung ating stream ha, live stream natin. Yeah. Hindi ma-share? Hindi ko alam. Ba't di nyo ma-share? Hindi ba ma-share? Ma-share naman guys. Ah, si Neon Esports. Shoutout sa Neon Esports. Hindi daw nila ma-share. Ah. Shoutout sa Neon. Hindi ko rin ma-share eh. Wala rin sa akin. Hindi ko rin ma-share. Minsan kasi wala yung share button sa baba. Kasi di ba bago... Pero delegado si Afo rito. Hinahabol. Ito na. Nilatag na ang mga Spiderlings dito, and that will be the first kill para dito sa side ng Ubi Neon na still be able to take down itong si Afu. 2-1 ang ating scoreline sub 5 minutes into the game. Necropos ni Skem is leading all hero in terms of CS dito, 30-3 at the moment, make that 31, and medyo maganda itong ginagawa ng Necropos. Kanina pa nila ginagawa itong pool, level 5 na rin itong Necropos dito, and ito yung sinasabi natin, yung lakas ng laning na pwedeng i-provide ng isang Necropos dito. Mm-hmm. Pwede na lang iwan eh. Pwede na mag 1v1 tong dalawang heroes at eh. Hindi naman papatay si Scam for sure. Magkakaroon siya ng free farm dito. So si Clockwork, I think 1 to 2 pulls na lang pwede niyang gawin dito. And then, pwede na. Yan. Okay na daw. Yan. Shoutout sa lahat niyan Esports. Nanonood din dito. Tsaka sa lahat yeah, ng Kuya Nick. Nanonood din. Shoutout kay Kuya Nick. And again, 1-2 lang yung score natin. Shout out kay Neon Esports yung jersey ko ha. Pag wala pa rin yung jersey ko. Lo, sana all my jersey. Iwan ko na lang Neon Esports ha. XL. Jersey XL. Okay, thank you. Gusto ko lang loose XS fit ngayon. XL at saka XS yan. Okay. Narating na natin dito ha. Less than 1,000 gold lead going in favor of Neon. And heading towards the 6-minute mark natin. Tamang D-Warden lang dito. Tornado. Ginagamit ng Invoker. 25-7 at the moment. Medyo parehas lang yung CS nitong Invoker and nitong Ricky Mamba rito. Sino tingin mo yung hero na iikot para sa magkabilang team dito that will try to create this? Of course, Ricky Invoker gusto niya mag-participate sa mga kills. Especially if you are playing with the Luna, di ba? Gusto mo mag-create ng as much space as possible para sa Luna mo rito to have him yung kanyang item and magkaroon siya. Pero ito, mukhang top lane ng punteriya nung Ricky with the haste rune. Hindi siya nakikita rito. Naghahanap siya ng mapupuntahan makikita. Dumaan siya sa triangle camp at walang target dito. And Broodmother nagsusumiksik etong si Enryu sa may punuan. But they are really trying to go for the play dito. Spotted nila rito. And this could be a kill going their play for. That is a lucid beam gagamitin. And this could be a kill. Pero hindi. Makakatakas dito etong si Shanks. And the rotation will be wasted. So a lot of space para sa Invoker to farm and yielding natin yung rotation dito ng SMG.
nasayang yung oras ni ano doon ni Moon, pero I think babalik ulit si Moon dito. Eto na si Tornado Man. Ginamita na delikadong si Midwan dito. Rocket Flare. Cancel din si Apu. That's the Luna going down and this should be the Lion going down as well. As Neon Esports now starting to rev up some kills dahil with that rotation ni Japoy is my idol. Diba? Eto na yun. I think pwede nang mag-rotate si Yo. Patch level 7 na siya. I think pera na rin siyang earn on him. So, pwede na siyang mag-rotate, pero much better if maagang magkaroon ng level 10 ito si Yopatch para mas maganda. And si, okay, si TM, walang pang-cancel, so buhay. Pang-cancel, oh, yun ang problema. Ang pang-cancel lang nila Lion and Luna. Magnus. Yung pwede mag-cancel. Magnus, RP yun eh. Mm-hmm. Skewer ba cancel? Pwede din. Abay. Alam ko, oo, maka-cancel din. Ng skewer. Medyo mahina daw yung ano, yung in-game sound, pero hindi ata sa atin 'yan eh. So bear with us guys. Nagkaroon lang ng onting post, so shout out sa inyo lahat na nanonood dito. On our coverage, meron tayo sa YouTube, meron din tayo sa Facebook. Shout out. Hindi mo magsalita ng maayos ko, hindi missing ko kasi ako dito. Ako rin, masama yung ilong ko eh. Ang sakit to, sigo. Okay lang, guys. So, there is a post. Makaka-reconnect, disconnect. So, naghihintay lang tayo dito. Apat na player ng Neon ang na-disconnect at the moment. Pero mukhang makaka-reconnect naman sila dyan. Maganda pa rin naman yung last hits ni Luna. Yun nga lang, baba yung level niya kasi laging kailangan kasama si Lion. Pero ito ata yung time na dapat si Luna. Hindi na siya mag-lane sa taas. Instead, sa ano lang siya, sa neutral na lang siya, and si Lion, yun na sabi ko kanina, draft pa lang, na kailangan nilang mag-stacks ng marami kasi meron din sila empower eh, di ba? Hindi lang naman si Luna yung mag-benefit doon, kundi na rin si Ricky, pwede rin siya kumuha with the empower and all. And si Magnus as well, pwede din kumuha. No, pero kailangan iwasan ng ano, ng SMG yung mga ganung error, no? Medyo pwersado na yun eh. I mean, alam na ng Neon na more likely tatlong hero yung nandun sa top lane kanina. Tapos nag-rotate sila, wala sila nakuhang kill. And ang naging problema, nag-linger around pa sila dito. That gives time para sa Neon to actually connect towards sa top lane. And they managed to take down two. That's the Luna and the Lion going down. And yes, number two in terms of CS yung Luna. Pero you need to limit yung mga pagkamatay niya or else mag-fold off siya dito. And alam naman natin na ang tunay na timing ng isang Luna is late game pa talaga. Yup. Yan siya yung carry na ani. Oh, malakas si Luna, pero alam mo yun, item reliant din siya eh, na carry. Not like Necrophos, lagyan mo lang siya ng isang item, kaya niya nang sumama eh. Ba? Pero Luna, May nahuli, delikado rito si Moon. Tinamaan ng lintik, swashbuckle is there. So cancel, pero apat ang mahabaw lendis Moon. Will be able to escape pero mamamatay etong si Roji dito as that is Neon again 4 man para sa kanila and this is the signature ng Neon 4-1 pero this time wala silang traditional na carry so alam mo na ang gustong gawin ng Neon dito up against the Ricky the Luna alam mong late game ang kanilang target dito so you need to maaga take maaga nilang tapusin to take as much as much map control and on objective as possible. Oh, in-RP ba? In-RP yun. Nako, in-RP ni KP. And ito na po ang mga dahilan kung bakit po nagsama-sama sa SMG ang mga player na to. Ayan na. Nagtalungan portion na po ang SMG. Ayan. Laging may rotation si Yopatch Isma. Isipin mo si Shanks yung gusto nilang patayin. Dalawang beses na silang nabiktima. Huli ka ba mo? Nakita. Hexagon. Ay, hinook shot ang kampe. Oo, hinook siya. Hindi, wala pa palang hook shot. Iggy? So, it's good. Yun. Pinitas lang muna yung courier dito. Courier na lang. Meron 2k gold dito para dito sa side ng Neon. So, malaki kalamangan dito ng Neon. Makakiispatan pa dito.
And tignan natin, that's the Lion. Here comes the Shockwave. Skewer out. Apo Delikado. Here comes Impale. Wala pang ultimation para dito sa Luna. And that's the Luna. Pero ito, Tornado to protect. And lagi mas marami kasing inaalat yung Neo, ay yung Neo Esports compared sa HMG dito. At dito sa atin, medyo binabata ng ng Neo Esports itong lineup ng SMG dito. Lugi sa galaw, kumbaga. Mas ano eh, mas efficient yung ginagawa ng Neon Esports. Si Andrew yung nakakapag-farm freely. Same goes for the Necrophos. And si Luna, napipilitan siyang sumama. Pero at risk pa yung ginagawa ni Luna. Pero uy, sa likod, Moon! Oh, yan yung ginagawa mo! Tumalong si Moon na Reapersite, facebook.com.ph ka muna. Nahuli na naman sila yung Guerrero. At laging naglilinger around yung SMG. Laging mas maraming player ngayong side ng OB Neon dito. In 8-3 ang ating scoreline. OB Neon, medyo niyuyurakan ang pagkatao netong SMG. SMG medyo, sabi ni all-star lang sa papel eh. Hindi ko. Dapat naging, eh, kumbaga sa basketball, mga NBA player laban sa mga NBA cards. Lang itong ano. Hindi, nakita ko na kasi SMG, malakas talaga sila. Ang problema, compare nga sa synergy na meron, lamang talaga, kita natin lamang talaga yung ano eh, yung opinion na take a turn. Then, ang tanong dito, Casey, kung mapapatagal lang nila yung laban, ayun lang ang kailangan lang nila gawin, patagalin. Kaso wala na, may spider infestation na yung jungle nila rito. Oh, ay, kasi si Henry dito, nagawa niya yung ano eh, nagawa niya yung role niya eh. Diba? Na broodmother na kinukuha yung ancient. Imagine, kailangan mag-relight ng Sipin SMG mo yung mid lane, sa ancient. Yung mid lane, ng, pero yung mid lane Ricky ang pinakamahirap na core dito. Oh my God. Sobrang hirap. Pero ito, may sentry wards na naman dito. Tignan natin kung gagawin nila. Here comes the go. Here comes the shroud. Delikado. Impale. Gagamitin pa nila. Mababangga. Pero may dadaan na tornado. Tatama lang naman sa dalawa. Here comes the Lucent Beam. Wala pa rin eclipse na gaganap dito. Ayaw gamitan ng finger. At Delikado pa nga si Midwan dito. Na-cold stab si Midwan. Wala pang namamatay. Naku po, Delikado. Here comes the arty sa lupa. Pinagsasa siya bumo. Ginagawa mo agit, mga kaibigan. Patay pa dito yung Ricky at Luna. Umarpi sa lupa si KP. Amazing player this guy. This guy KP is so dead. Ayun, tinornado so pa niya po. Jopa is my idol. Dami-damay na to, Rendon. Eh, naku na rin. Inarpi yung lupa. Tagal-tagal mo nang nagdodota, bro. Get ko naman yung point ng SMG dito na gusto nilang sabayan sa aggression yung ano, yung Neon Esports. Ang problema kasi, yung aggression na ginagawa nila, nagbabackfire pa sa kanila. And ang nangyayari, nakapag-free farm yung Broodmother. Diba? Dominating si Japoy. Ang gagawin dito ng Neon Esports, yung Broodmother lang naman yung kailangan nilang pag-farman. Si Skem, pwede naman siya sumama sa teamfight anytime. Hindi po RP ang tawag dun sa ginawa ng Magnus. Selfie po yun. Selfie, nag-selfie. Ito na, tumanga na yung SMG rito. Dahil sobrang ano na nila, inuulit-ulit nila yung replay dito. May tumana naman na tornado. Dahil dito na yung mga Broodmother. Akalain mo ka ang gusto nilang patayin. Si Skemberlug, ginagawa mo. Agik, Facebook ka na muna dahil na Reapersite at 5k gold lead SMG, mga naging pub gamers, parang maglaro ng solo queue and team queue dito. Parang mga solo player itong mga SMG. Hinabol na naman si Kemberlo dito. Etong si Midwan, yan, sabi ng OG, never have I doubted my decision. Parang ginajustify niya ang mga player ng SMG yun dahil lang kung ba't sila natanggal sa mga teams nila rito eh. Ayan o, ay Midwan, ginagawa mo, inuli na nga siya, kanina hindi pa siya tumakas, tumambay pa ulit itong si Midwan dito, nice one Midwan. Hindi pala, ayan, mabawiin ko, hindi sa mahirap yung lineup nila, ang hirap ng lineup ng Neon Esports para sa kanila. Diba? Kasi ang play dito ng SMG, magpa-farm kasi si Luna sa neutral. Ang problema, i-invite niya. Huwag mo nang ipagtanggol, Casey. Kalaban lang nila, sarili nila rito. Kung ibang team ang gumamit ng lineup nila, may pag-asa eh. Kung ibang team ang gumamit ng lineup nila, may pag-asa. Pero, nakatakbo. Ito na si Roji, ginamit niya na ang ultimation out. TP out, ultimation out. At may nahuli pa rito.
si Leon Guerrero nahuli in 54. Mga kaibigan, easy. Ako, shoutout sa owner ng SMG, Kenchi, my friend, if you are listening, okay, you need to disband this team. Not doing well. Ika naman. Bigyan nyo sila ng chance, ng very slight, after itong BTS, yan. De. Lalaban yan, eh. Tinatrigger lang natin. Unang araw pa lang naman. Ano na ba ginawa, ano na mga item ni KP dito, nung kanyang Mongasaur? Nako, sobrang hirap nila ng mga players nila dito. I mean, ng mga heroes dito ng ano, SMG. 7K gold dito, tapos wala na silang jungle. Tapos magpupunta sila sa jungle ng kalaban, makikita nila si Skemberloon na tatlong beses na ata nilang sinubukan patayin, pero buhay pa din. The man who can't be moved, Skemberloon. Oh, nalikuran na nila, nahuli na nila, na-backstab na nila si Midwan. OG Midwan, welcome! OGAG. OGC. Midwan. Welcome to C. Ano ba yun? Mahirap eh. Kumbaga, wala nang resources dito at all yung SMG. Naku po, okay. Tama naman. Ay, naku. Sige, Ibi. Ay, na-RP yung mga... Ay! In-RP na lang ni Ibi yung mga gagambolitos. Patay pa rin. Sige, Ibi, mga kaibigan. It's SMG against the Spider-Man! Delikado! Nginangat yan! Ito na! Ginamitan ng Forbidden Jutsu! Hinabol na si Roji the Rabbit, mga kaibigan! In-RP na lang yung creeps, yung color, ganun makikita na wala na talaga kayong mag-asa sa game na to. Pag in-RP mo yung creeps, tapos hindi pa rin sila namatay lahat. Oh my yun. God, this KP guy. Oh, naku, may nahuli siya. Pininger, ginamitan na nila. Janwell. Mamamatay si Janwell dito, pero makakatakas. Tignan natin dito, mga kaibigan. Ikram sa Blika, pero ito na ang Spider Infestation. Shockwave. Pero wala nang RP dito. At nang dadarag naman masyado si Enryu dito. Enryu is doing it, ha? Not, actually, halos lahat sila eh. Si Yopunch, wala na rin ako nakita na nag-farm si Yopunch sa lane. Si CTM talaga yung kumukuha, tsaka si Andrew. Sobrang ganda, sobrang smooth ang ginagawa dito ng... Huli, pinaglaruan, binata. Ginawang bata itong SMG dito. Oh no, pwede nang itawag to. Guys, itatawag na nila to, wala na sila maparman eh. Jimmy, mababawal kayo mag-farm sa jungle. Bawal kayo mag-farm kahit saan. Naku, delikado si Midwan dito. Nakakita na nila si Midwan. Napapalibutan. Pag namatay ito, automatic GG. River, papunta Facebook. Ay, pinagawa mo. Iniwan. Ay, hindi pinaglaruan. Pinaglaruan. Ayaw mo na mag-dota. Ay, pinaglaruan, oh. Ay, pinatay. Ay, pinatay. Oh, pinag-Facebook mo muna. Talaga nga naman, no? Message ko nga may-ari ng HMG. Sabihin ko, Enchi, ha? You need to disband, ha? Hindi, kidding aside, talagang... Itong hindi lang... Moral nila yung mababasag dito pag natala sila sa Wala. Number 1. Iba na ginagawa ng Leon, hindi na Dota to. Binibigyan na nila ng mental trauma. Itong HMG. Dito ka makakakita ng pagkukwitin nila ng wala pang binabasag na Tore. Mag-quit na kayo, sabi ng Neon Esports dito. Parang pathetic cheaters na nilaban sa OG. Ganun yung dating eh. Nadamay may pathetic cheaters. Marami nanonood na. Nahuli si Ricky. Gusto to ba si Ricky dito? Si Moon, napatakbo. Ayan, Moon Dragon. Ah, hookshot! Nahuli! Nagmitis ang Sansorite. Nakatakas na sa papirat. Silamaan ang Sonic Boom. Pakpay na naman in... Yopatch is my idol, unstoppable. At pinag-off na po ng Discord ang SMG. Ayaw na po nilang mag-usap-usap. Wala na pong nagaganap na kahit anong communication dito. Dahil wala po sila talagang pwedeng puntahan na safe dito. And yung Luna Moon Pang nila dito, naging Luha Moon Pang itong si Midwan. Naiiyak na siya. 0-5 entry, mga kaibigan. Wala siya talagang magagawa dito. Yan talaga gagawin lang ng ano dito. Nang yun eSports. This is okay, probably, pwede. Yo patch, mamatay. 1-for-1, RP, may mahuhuli. Eh, yan. Baka ito na nga yun. Baka ito na nga yung kinakailangan nila rito. Mapapatay kaya nila, gagamba? Mapapatay nga nila. Nice one, don't one, mga kaibigan. Ito na siguro yung tinatawag nating strategy sa Mobile Legends. Funnel.
na funnel lang nila. Ayan, hinuli na nila si Japo is my idol. Kahit so delikado si Apo, lumikong si Apo, na-rocket na si Apo, nalambat si Apo, at mamamatay si Apo. Ay, si Apo at delikado rin dito. Etong si Roji, ni Riverside si Roji, godlike double kill, nagpapadogi-dogi, pinapatay lang ng dalawa. Gusto pang manalo. Sabay tumakbo si Midway dito, hinabol sila ng tatlo. Tignan natin kung may aabutan ba etong side ng OB niyon. Pero dalawang support kapalit ng dalawang core. So, okay na yun. Parang ramdam mo yung adrenaline sa SMG na ano yun, na every time na kumpleto yung Neon Esports, kailangan nilang tumakbo. Pero yun talaga yung nangyari. Kailangan nilang nakita na naman si Luna Mystic. Ay, wag kang umalis ka, anak. Sinasabi ko sa'yo. Nag-orb siya kanina. Okay naman yung orb niya kanina. Kaso si Kate, speaking of KP, lahuli talaga. Pinakain ng Sharon Cometa. At kita mo, wala nang... Tumagal ba nga yung Lina Lung Luna rito? Kala mo naman talaga. Ano ba yun? Nakita mo ng maraming kalaban. Tinapos mo pa rin yung creeps. Dutak ba? Dutang-tuta ka na ba? Creeps ka na. Naku, nakahuli pa si Midwan. Ito yung Blakeout. Pero walang makakabigil sa amin. Kami ang Pabebe Girls. Tinamaan ang Shuriken. Tinamaan dito. Paktay. Pwede nang isuko. Isuko nyo na kaya. Para makagame to na tayo. Guys, suko na natin. Parang tortis. Kahit anong angulo, medyo mahirap bumawi sa SMG if ganito yung nangyayari sa kanila. Sobrang yaman ng Necro, sobrang yaman. Level 19 against a level 12 ng mga core ng SMG. Parang lubog na talaga dito yung SMG, and there's no way. Kung meron man point something na lang yung possibility, pero parang wala talaga eh. This is too much massacre coming from Neon Esports. Massacre rin o, particular order to. Walang pinanalong kaso, mga kaibigan. Pag dinala natin to, walang lane na ipinanalo rito. Minapasok na, pati base nila, wala na silang ipinanalo. Eto, hinuli. Eto na yun, pag napatay, parang 5 game to. Pag napatay, pwede na tayong dumiji. Pag nakapatay tayo, kaso nabuhay pa. Dinuraan, tinamaan ang sharpshoot si Roji dito. Eto na, umasok na rito. Si Skemberlu in RP, just to make sure, pero mabubuhay pa. Hindi tinatamaan dahil may mga gagambulisyos mapapatay dito si Skem. And that is a beyond godlike streak na ibibigay ni Skemberlu. Mga tatlong ganon, mga limang ganon pa. May chance na yung SMG. Mga limang ganon. Mga tres. Na. Lima. Umasok si Janwell. Ito na po ang mga gusto kong galawan. Galawang Pilipino 2020. Pero, blink up. Smoke. Pasok, mga kaibigan. Hindi pa ito tapos, ha? Ayaw silang bumasag, eh. Ayaw talaga. Oo, galawang Pilipino nga ito, 2020. Uy, Andrew! Ano ginagawa ni Henry? Ay, naku, nag-lag yata si Henry, oh. Nag-lag. Ito yung ginagamit naming strategy dati, sabi ni Henry, oh. Yung magpapanggap kang na-disconnect, pero hindi pala talaga. Nagpanggap na na-DC, tapos pinatay nila. Oh my God, the next level play. Oh, Binion, bitaw mouse keyboard technique. Gusto mo yon? Ha? Hindi maratong si Broodmother, eh. So, akala ng SMG, okay, sige, patay natin ito. Tatlo sila, hindi nila alam. Sabi ako, na-DC, atakin ito. Hindi nila alam. It was in this moment, they knew. They packed up. Mm-hmm. Radiant structures are strategy pala yun, no? Ginamitan ng bitaw mouse keyboard technique. Dati kinagawa ni Boss Nun yun, sabi ni Boss Nun. Respect tayo. Ito, magpapanggap ako na DC. Fake DC play, pre. Fake DC play yun. Sibi mo, hindi tumitira, di gumagalaw sa harap ng tore nyo. Mapapadive kayo talaga ng D-Oras, eh. Hindi, nag-lag talaga yun. Hindi ako naniniwala. Auto it ano yun, pag nag-lag, auto ano yan, auto post. It's all part of the plan. May suicidal tendency. Nako po, nahuli. Takbuhan session. Reaperside. Na-reaperside si Midwan. Dito na nila gusto matalo. At least malayo sa base nila. Ito na mga Spider-licious. Spider-dudong. CTM on a double kill. Makakatakas ang isa. Makakatakas ako sila yung dalawa ron. Pero if carry na mamatay sa side ng SMG, pwede pag nagkaroon ng BKB. Kasi hindi pa naman
nakakabasag yung Neon Esports dito eh. I think wala talaga silang bukod kay Andrew, walang ibang hahataw sa sa Torre. So siguro yun yung shot, kailangan lang nilang delay the inevitable. Diba? Ayan. Delay the inevitable. Ang tanong hanggang saan at wala. Bagay, di naman na lumalaki yung di naman na lumalaki yung kalangangan. Pero di na rin naman sila nakakaban. Oh, wala silang resources talaga eh. Lahat sila nakabang lang sa kung ano. Kaya pinipilit nila mag-teamfight. Ang problema, hindi rin nila kaya sa teamfight yung Obi niyon eh. Mahirap mang burst. Kahit sabihin mong, yung Lion, di na pabibitawin ng skills dito eh. Pag nakita nila yung Lion, lana. Auto-delete na yun sa troll lang tayo guys. Sa troll lang tayo. Niyoyorakan talaga. Ito mapapaisip ka kung gusto mo pa ba talaga mag-dota eh. Oh, pwede mo nang itigil ang karir mo pag ganito na 'yung ginagawa ng mga kalaban sa inyo. Kasi pare, parang di okay lang 'yung matalo pero ito 'yung walang kalaban-laban talaga eh. 'Di ba? Hindi naman sa ano, I only say what I see. Nakita mo bang lumaban sila? Hindi naman sila lumalaban eh. Para silang namamatay ng walang papararakan. Ganon. Nice. Medyo mahirap kumawin pero ito na naman si Moon na naman ang nangyayari. Naku po! Isang magandang RP, siguro yun yung himala na pwedeng gawin ng SMJ. Ayaw, mahirapan na. Nadali, nag-buyback. Tignan natin, RP dito sa may tore, nakahuli si Enryu. Ito yata yun. Ito yung gusto nilang gawin. Ang gamitin na lang nila ang Forbidden Jutsu, gamitin ang mga Tier 4 Towers. Pero mako, pagkakabaybakan dito, double buyback magagamit. Ito na mga kaibigan, pwede silang busi dito. Here comes the Reaper side. Moon, nagtago. Bita to ang meatball, pero Moon tatamaan, makakablink out. Mamamatay pa rin, and hindi nababawasan dito. Ginamitan na lang Lucent. De, Eclipse, makakapatay ng isa. Mahahabol pa ba nila? Sino pa? Makakasundot-sundot. Ito, next target, pero delikado rito si Meatwan. Nasa likod niya rito. Etong si Necropos, tinago, nagmata. Nakaw, namatay, tinamaan ang shot. Pero mga nakakalamang mga kuya mo rito. Skemberloo, up against the world. Parang Civil War lang mga kaibigan. Shook. Skemberloo, taking him down dito. Double kill, mega kill. Skemberloo. At some point, parang gusto mong paniwalaan na pwede pong magkaroon ng comeback yung SMG. Pero halimutan natin na sobrang yaman din talaga ni CTM dito. Necropos, kahit sabihin natin mag-1-1. Walang comeback, guys. Ang nakikita natin dito, tambak. Tambak ang laban. Tambak. Skiwer. Ganda nun, ha? Ah. Ganda nun pagkakasabit ko ni Shanks. Pero masyado na itong maasim, man. Wala, masyadong makunad si Skim. Wala, di masyadong makunad. Paano mo papatayin yan? How to kill Skemberloo? Sige, magsawa kayo. Oh, sabi ni Skem, ako, Luna, oh, magsawa pwede. Kayo. Oh, pwede, may Luna. Ay, tamang yeah, force up, tamang lambot, tamang sustain, tamang iwan, tamang paasa, tamang panalo lang. Tamang timpla. Oo. Tamang timpla lang. 40 tamang kills, 27 minutes? Ano to? Ano ba yung tawag dun sa ano? Dun sa mabilis na game dito sa Dota? Nagkaganon ka ba, Kuya D? Ang ibig sabihin, di ba, ng SMG, ano? Still moving under gunfire. Ito, still taking gunfire. Even they are already dead. Nirarat-rat pa rin sila. Medyo mahirap talaga bumawi na dito. Turbo! Ayun, turbo! Para ka-turbo yung Neon Esports. Hindi, ito, dito natin nakilala yung Neon Esports eh, di ba? So, natutuwa lang ako na nakikita ulit natin na ganito yung... Malay mo naman, makabawi na X game, di ba? Malay mo naman, nagwa-warm up. Malay mo, 3 games lang nagwa-warm up. Ito. Okay, shoutout pala, ana. Shoutout pala sa family ni Janwell. Garcia family. Yan, hello, folks. Ayofu. 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 Baka naman po, jersey lang po. Oh, jersey lang. Jersey naman kayo dyan. Eh, ito na naman. Ang daan na namang lumaban. Akala mo sila yung lamang eh. Akala mo talaga lamang pag gumalaw. Lamang yung talo. Hoy, observer! Yung silver edge na kaharang sa screen. Alam na. Observer! Igalaw mo kung nanonood ka. Putik yan. May silver edge oh. Yun na, yun na. Oh, dinagod. Na-river. Nahuli. Walang kawala. Patay lahat. Titan Sliver na karang! Alam ko na ginagawa ng SMG. Lumalaban na lang sila na may dangal. Anong may dangal? Kada patay na babawasan respeto sa kanila. Ikaw!
Kahit oh my God, kahit anong gawin mo, di ba? Eh, lumabot ka na. This SMG team giving me cancer, guys. Yan. Ang hirap, guys. Ang hirap. Di tayo makakita dito. Though, hindi pa naman nakakabasag yung neon, pero wala na talagang kahit anong farm etong SMG. So, mayaman, hindi rin, hindi ko makonsider na may, level 24 na yung necro boss sa level 16. Ayan o, oh, hinabol, sipin mo yung boss 1 mo, hinabol na sa katutak na gagambaw. Sa katutak na spider. Oh, nagpanggap na naman na AFK o. Oh. Panggap na naman na AFK dito si Roy. Ay, pinakita lang makakataklisim na picturean. Huling-huli sa camera. Ayaw pa sumuko SMG. Wala akong masabi sa larong to. Kita naman natin eh, di ba? Wala naman tayong masusugarcoat sa kanila na na-outplayed sila ng Neon Esports. True. Pero medyo matagal silang umasag nang hindi makakahataw si Enryu. Kailangan magparami ng broodlings, Enryu. Uubos lang dun eh. Ay, tulog, oy, skiwer! A sleeping dart, skiwer, sabay smoke, sabay takbo! Mamamatay ba? Ang tanong! Mamamatay ba? Mamamatay pero may agency of immortal. Sinapak si Apo rito. RP in-skiver sa Bowdain. Pero mamamatay ba? May boss up pa. Naka-shroud. Kompleto Ricados. Paano naman yun? Napaka-immortal mo namang gumalaw dun. Yun na. May Reaper na sa mukha. In skimper loop. Ayun. Tamang sidestep by skim. Disconnected. Pinatulog kasi. Na dinadive sa Bowdain. Hello, Neon. Hello? Kung nandito ba kayo, SMG, igalaw niyo ang bato? Aray ko, ginamit yung mga gagamba para ano, papapasagin yung Bowdain. Ano, ayaw niyo pa sumuko? Kung ayaw niyo pa sumuko, pati Bowdain, gusto nang wasakin ng Neon Esports dito. Ano, GG? Ba't ako natalo, hindi ako mag-GG ng gano'n? Anong GG? Pag ako kalabay, anong GG pinagsasasabihin niyo? Anong good dun? Anong good doon? Joke lang. Game lang, ganun. Isang G lang. Isang G lang, walang good game doon. DG, bad game. DG. Pero yun lang naman. Yun lang naman yung nakita natin. Very clear. Ma. Game number 1 pa lang naman, guys. Hindi pa naman tapos to. Meron pang game 2. SMG. Laging tandaan nyo kahit anong mangyari sa isa sa talo. Isang talo lang yan. Huwag kayong susuko. Yes. Laban nyo, SMG, unang laban nyo. Unang araw pa lang. Unang araw, 0-2 agad. 0-3 na. Tingnan natin unang araw, 0-3 na. Yung SMG. I think they need to work out sa draft nila when fighting against Neon Esports. Kailangan nilang pag-aralan yung assignment nila na Neon Esports yung kalaban nila eh. Talagang yuyurakan sila ng ganito sa early. So dapat momentum, no? Momentum kasi Neon Esports, guys. Momentum talaga galaw eh. Mm-hmm. Kung so, Dota 1 yun, basag will sana yun. Tama, kung Dota 1, basag will yun. That's the game number 1. Oh, basag akong. Yan nangyari. So, pero guys, game number 1 pa lang naman yan ang best of 3, best of 2 series natin. So, may isa pang tayong game between SMG and OB Neon. Pero so far, so great para sa mga fan ng OB Neon dito. Ang ganda. Yeah. Ng pinapakita ng OB Neon dito despite the roster change. Eh, kita mo naman na yun pa rin. Yung OB Neon na hinihintay ng lahat. So, ikaw Casey, ano bang expectation mo for game number 2? Sulit. Sulit yung pananood natin game na. Game number 2, to be honest, ganito ulit yung na-expect ko na game coming from Neon. Ganito ulit? Bubugbugin ulit? Mm-hmm. Kung hindi i-workout ng SMG yung draft nila. Bagay, pwede. So, kailangan talaga nilang ibahin yung approach nila. Kalaban yung Neon Esports. But that's game number 1. So, abangan natin kung ano nga ba mangyayari for the game number 2. So, magbabalik kami, Casey.